So next question natin, si Paolo Estrabo. Hi po, permission to ask, any ideas po on what's the meaning of digital nomads and meaning of citizenship by investments? Are those good for financial planning and retirement planning? Thank you po. Mm. Yung alam kong digital nomad, ito yung mga work from wherever. Yan yung mga very mobile, no? Like for example, I know a financial advisor na who's based in Boracay but closing deals from na clients ng Manila, ng taga Davao, ganun. So parang more or less, no, parang digital nomad rin. So yun ang digital nomad. So kung yung trabaho mo pwede mo magawa anywhere that you can, then you are a digital nomad. Yung meaning of citizenship by investment naman, alam ko, nakita ko lang to, no? Saktong-sakto, nakita ko na, like, pag Spain, meron kang minimum of, I don't know, like, a million euro ata, or 500,000, yung basta mga ganon na euro na investment, pwede kang mag-apply as a citizen, or ganon, no? So, yun. Are these good for financial planning and retirement planning? Well, for me, would be it depends on the lifestyle that you want and yung pera mo ngayon at yung projected na future value ng pera mo. Kasi kung aabot ang pera mo at kung tingin mo is kung magtatrabaho ka doon at mas mapapatagal mo yung iyong pera, then that's good. Pero kung pupunta ka doon pero hindi naman aabot yung naipon natin pagdating sa investment, then baka mas mainam na dito ka muna. Ayan, and besides, may malaking may malaking lagak na pera diyan . So tina mo muna. I'll Google muna yung sa Spain while the others answer. Actually maraming countries sa Europe yung nag-o-offer ng freelancer visa or yung digital nomad visa. Na kasi 'di ba kung gusto mong pumunta sa isang bansa, kung hindi tourist visa kailangan work visa, 'di ba? Pero paano kung hindi ka naman talaga nag-work sa isang company na based doon sa country na yon? May mga certain countries katulad ng Spain na bigyan mo lang sila ng proof na ikaw ay online freelancer at yung proof of income mo is ganito kataas. Mm-hmm. Then bibigyan ka nila ng freelancer visa so you can stay in the country with the work visa. Pero online lang lahat ng trabaho mo. So, they allow that. So, sa Spain, merong special consideration na kung marunong ka ng Spanish, you know how to speak Spanish, 2 years ka magstay sa Spain, you can actually apply for dual citizenship already. Special Viva Espanya! Viva Espanya! So, sa mga gusto maging dual citizen na Spanish and Filipino, ayan. Ano nila yan . Parang compensation nila for Filipinos kasi di ba sinakop tayo ng Spain. So, sabi ni Spain, basta marunong ka mag-Spanyol, mag-stay ka ng 2 taon dito sa Spain, pwede ka na namin bigyan ng citizenship. So, bukod sa Spain, ang alam ko, yun nga yung Portugal, Iceland, Germany, Norway. So, I think yung Taiwan, meron ding freelancer citizenship. So, iba-iba yung requirements, but I wouldn't say it's not good for financial planning and retirement planning. It's more of career planning, no? So, ikaw, kung ayaw mo na sa Pilipinas or gusto mong ma-experience, tumira sa ibang bansa, di ba? So, yun, pwede nyo i-consider yun. Ayan. Lahat kayo natatawa. Kung gusto ni Paolo na 6 years muna siya pumunta sa Spain, di ba? Spain muna. Tapos on the 7th year, balik siya dito, nakaipon na siya, di ba? Pwede rin. Nag-Google ko, no? Yung to, meron dito parang by citizenship by investment, kung meron kang 500,000 euro, which is 28.2 million pesos. Oo, may mga ganyan . Yung mga... Ayun. Golden visa yung tawag nila diyan. No, yung tipong 1 million euro pwede kang mag-invest. I think I'm not sure, no. I think sa Portugal or sa Germany, mag-invest ka lang ng 1 million euro dun sa golden visa, then yon automatic citizen ka or something like that, no. So
mayan yung mga usapan doon ng mga tao nung mga nakaraang linggo sa mga Facebook groups eh. Yung mga golden visa. Visa. Talagang golden eh. Golden. Mario, like, but of course, syempre, ano yan eh. It's a privilege. Syempre, hindi man lahat may capability mag-abroad. Hindi lahat may capability na maghanap ng trabaho abroad. Mm-hmm. So, syempre, ewan ko, ako, feeling ko, dito lang ako sa Pilipinas kasi, syempre, ayoko namang iwanan yung mga mga kaibigan at saka mga kapamilya ko. No? So, but in any case, tempting yung dual citizenship. Oh, so, oh. Hindi masama, di ba? Hindi masama. Mm-hmm. At saka kung ano ka, kung European passport ka, so, you know, you have a very, ano, mas powerful, powerful passport, mm-hmm. di ba? Yeah. Kaya ang for first only step dyan ay mag-download ng Duolingo, yung language app, at mag-aral. Meron akong friend, ang sabi niya, madali daw kumuha ng work visa at mag-migrate sa mga non-English speaking countries. Very, ano sila, lenient. Kasi konti lang yung nag-a-apply. So sabi niya nga, yun nga, Spain, Norway, Iceland. Kasi pag yung mga Canada, US, Australia, ang dami nag-a-apply dyan, no? May hirapan ka. Maski Singapore, no? Kasi mga ano yan, mga favorite yan ng mga tao dahil English, primarily English speaking. Mm-hmm. Pero sabi niya, ano siya, if you don't mind yun, learning a foreign language, try Japanese, Italian, French, Spanish, yan, German, mas madali daw mag-migrate sa mga yan. But anyway, yun lang, trivia. Napapanahon. So,